Pwede ba kita makausap? Attorney Kurt, ako na ka na. Ano ba na dito? Sigurado ka? Anong kailangan niyo sa akin? Lilette, pasensya ka na bigla ako napunta dito. I didn't mean to ambush you, but I had no choice. Hindi mo sinasagot yung mga text at tawag ko sa'yo. Sa tingin ko kasi mas makakabuti para sa ating lahat na wala na lang tayong communication. Obvious naman ho yung rason eh. Anak ho ng mga amo ko yung dinedemanda nyo. Ayoko naman hong maipit sa gulo ng mga pamilya nyo. Actually, kaya ako napunta dito. May request sana ako sa'yo. Lilette, anak, nakikiusap ako sa'yo. Talikuran mo na yung mga dalayon. Huwag tulungan si Ino, mas kailangan ka namin. Tulungan mo kami makamalit ang justisya para sa kapatid mo. Pwede bang ikaw ang maging abogado ni Trixie? Pasensya na ho kayo, Sir Amir. Hindi ko mapagbibigyan yung request nyo eh. Maghanap na lang ho kayo ng ibang abogado. Ganun ba kalaki ang galit mo sa amin kaya ayaw mo kami tulungan? Pipiliin mo pang paniwalaan na nag-rape kay Trixie? Para lang ho alam ninyo, hindi na ho ako kasali sa defense team ni Ino. Dahil nalaman na ho ni Carlo Rena at ni Attorney Constantino na kapatid ko si Trixie. Pero kahit hindi na ho ako abogado ni Ino, malabo pa rin ho akong umuo sa inyo. Look, I know I'm asking for a lot, but naniniwala ako magaling kang abogado. At kaya mo kami matulungan makamit ang justisya para sa kapatid mo. Sorry ho, Sir Amir. Pero hindi ko mapagbibigyan yung request niyo. Maghanap na lang ho kayo ng ibang abogado. Bakit? Dahil di ka tinanggap ni Patricia at ni Trixie? Dahil di kita kinilalang anak? Hindi ho. Wala akong personalan to. Mayroon lang ho talaga ako sa sarili ko na tatanggapin ko lang ang isang kaso kung naniniwala akong nasa katwiran yung ipagtatanggol ko. So what are you saying? Hindi ka naniniwala na si Trixie ang biktima sa kaso nito? Kung wala na ho kayong ibang sasabihin, kailangan ko na ho umuwi.